Ang lahat kong lihim mo niya.
ay binibid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo. Siyasa
Amen. Let's pray. Salamat, Panginoon. Kilala mo kami, ang aming nakaraan, ang aming kasalukuyan, ang aming hinaharap, Panginoon. Salamat po, aming Diyos, sa nagdaang pagdiriwang ng 7th founding anniversary ng God's Children Christian Fellowship, Victory in Jesus. Salamat, Panginoon. Alam niyo po ang pinagmula ng ministeryo na ito. Alam niyo po ang patutunguhan ng ministeryong ito ng GCCF, Lord God. Dahil kayo po ang nagtatag nito, Panginoon. Maraming salamat. Magpapatuloy po kami. There have been trials in the past, Panginoon. May mga panahong tila baga titigil na ang ministeryo na ito. Sabay ito po yung nagpapatuloy, Panginoon, at magpapatuloy pa on our way to the 8th founding anniversary hanggang dumating pa ang maraming taon. Panginoon, Ikaw ang nakakaalam ng aming patutunguhan as individuals, as family, as church, as a nation, and as the world, Panginoon, pati na po ng ministry ng GCCF. Thank you, Lord. Do speak to us this afternoon. In Jesus' name, everybody say, Amen! Hallelujah! Kamusta po kayo, mga kapatid? Praise God for joining us in this afternoon's GCCF. And praise the Lord, after a month na tayo po ay virtual, now we're back here inside our worship center, our sanctuary sa loob po ng ating church. Kaninang umaga po, nagdaos na po ng Tagalog, Ilocano at English service, and now our fourth service here, ang ating GCCF, and in a little while, ang ating pong Vesper service. Praise God, praise God. Keep sharing our service. Kung makikita nyo po, mapanood nyo po ito, mayroong share button sa ilalim. Share nyo lang po para mas marami po ang makapanood ng ating ministry. For this afternoon, ang ating text ay Matthew 28:16-20. But let me read verses 19-20. Sabi dito, kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Victory in Jesus. One way, Jesus. At sabi ng kanta, salamat, Panginoon. Salamat dahil sa iyo, meron kaming katiyakan ng tagumpay. Ang, kalimutan ko, meron nga pala akong clicker. Op, op, op. Ayaw, ayaw, ayaw. Yan. Yan. At yan. Therefore, disciples, therefore go. Yan po ang ating message for this afternoon. Disciples, therefore go. Mga alagad, kaya tayo ay humayo. Tatlong letter P ang aking i-share ngayong hapon na to. Una po sa lahat, therefore go with purpose. Yan po. Disciples, therefore, go with purpose. Sabi po ng ating founder na si John Wesley, the church changes the world not by making converts, but by making disciples. Alam naman po natin yung mission ng the United Methodist Church. Make disciples of Jesus for the transformation of the world. Napaghahalo ko yung verse. To make disciples of Jesus for the transformation of the world. And this is what John Wesley said. The church changes the world not by making converts but by making disciples. Opo, tama po yun. Masaya tayo na may mga kumikilala sa Lord bilang Panginoon, tagapagligtas. But that's not the end goal of our mission. Na merong isang dating galing sa pananampalataya, ngayon naging believer, naging Christian, naging Methodist. That's not the end goal of our mission. The end goal of our mission is to make that person, believer, to become a disciple, a follower, a learner of Jesus Christ, who will live like Jesus. And through that, we can change the world. Sabi ni John Wesley, the church changes the world not by making converts, but by making disciples.
Number one, sa ating disciples, therefore go with purpose. Ang una po na gusto ko pong i-share ay, therefore go with proof. Therefore go with proof. Humayo tayo na may katibayan. Anong katibayan natin? Na tayo ay mga alagad ng Panginoon. Dapat meron tayong patotoo. Meron tayong testimony na binago ng Diyos ang ating buhay. Lagi ko pong sinasabi, no, hindi sa marami kang alam na talata o kwento sa Biblia, ang importante, ano ang nagawa ng nalalaman mo na yon? Nabago ba nito ang iyong puso, ang iyong isip, ang iyong damdamin, ang iyong pagkatao? Sabi po ng Matthew 28:16-18, nung si Jesus po ay aakit na po sa langit, he was about to ascend to heaven, pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. So, bakit may ilan sa kanila nag-alinlangan? So, some of them worshiped the Lord, but some of them doubted the Lord. Lumapit si Jesus sa kanila at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Every time we worship God, something good happens in us, in our lives. Nababago tayo ng ating pagsamba at pakikipagtagpo sa Diyos. Inaalis ito ang ating mga pag-aalinlangan at ang ating mga takot. And that is a proof that you are a disciple of Jesus. Ikaw ay isang alagad kung sa paglapit mo sa Panginoon, sumasamba ka at ang mga pag-aalinlangan mo ay inaamin mo sa Kanya, isinusuko mo at inihihingi mo ng kapatawaran. What's your testimony? What's the proof that you have been changed by Jesus Christ? Ako po, dahil nga po maaga ako nagpastor at the age of 16, ang mga kaklase ko po sa seminaryo, yung iba po, dating ganito, dating ganyan, ang dami po nilang mga nakaraang buhay na parang magugulat ka, nagpastor talaga to? Pero naisip ko nga, mas maganda nga yung testimony nila kung bakit po sila nagpastor. May mga nakaraang buhay sila na may kwekwento nila. Ako po, laking church eh. Mula pagkabata, laki akong church. Natural na, parang ganun. Natural na mabait na. Ano po mababago sa buhay ko? Wala naman na din. Dahil wala naman akong bisyo, wala namang kalokohan. Pero naisip ko, I'm blessed. I'm blessed kasi at such a very young age, iningatan na ng Panginoon ang aking buhay, ang aking testimony. At pwede ko pong ma-share yon sa mga lumalaking mga bata, sa mga younger generation, that God wants to take care of you. Gusto kong ingatan ng Panginoon. Gusto kong i-preserve ng Panginoon. Naisip ko rin sa Bible, ganun din naman. May mga tao sa Bible na galing sa magulot, masamang buhay, gaya ni Paul. Ang ganda ng testimony ni Paul. Pero may mga tao rin sa Bible na mula pa pagkabata nila, they were already consecrated to the Lord. Like Jeremiah, like Samuel. Kaya bata pa lang sila, meron na talagang purpose ang Lord sa buhay nila. Hindi ko po kailangan ng gantong magandang testimony na ganito yung dati kong buhay. Ang importante, meron akong karanasan na ako ay tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior ng buhay ko. And that is a testimony that I can share to anyone. Sabi po ni Andy Stanley, Jesus is the hope of the world and the local church is the vehicle of expressing that hope to the world. Malapit na naman po ang ating halalan, mga magulang at mga kapatid. Sa May 2022, few months from now, mag-e-election na naman tayo. Marami na naman tayong maralig na mga pangako mula sa mga politiko. But let us not rest our hope in them. Let us rest our hope in the Lord. Psalm 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in men. Mas mainam na magtiwala sa Diyos kaysa sa sino mang tao. Kung meron man pong may kakayanan makapagbago ng mundo,
Ang church po yun. Dahil tayo po yung pinili ng Panginoon for the transformation of the world. Tayo po ang inaasahan ng mundo na pwede makapagpabago sa takbo nito if we are just going to do our part. Okay po. So, disciples, therefore go with purpose. Pangalawa, with purpose. Ano po yung purpose? Kung bakit tayo tinawag ng Panginoon bilang mga anak at bilang mga alagad. Verse 19, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lagi ko po itong binabanggit si Mark Twain, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. That's about purpose. Mahalaga yung aking kapanganakan, pero higit na mahalaga, malaman ko ang dahilan bakit ako isinilang, bakit ako pinanganak sa mundo, bakit sa Pilipinas, bakit ito ang mga magulang ko, bakit sa church na ito. Yung anong dahilan ng Panginoon. And if we acknowledge that we are disciples of Jesus, we have to know the purpose of our lives. Ako po, yun nga, laking Methodist po ako. At mga late 20s po ako, may mga nagyaya sa akin, alis ka na sa church, lipat ka na ng church, iwanan mo na yung Methodist church. Tayo na lang tayo ng sarili nating congregation. Marami pong mga ganong invitation, pero I know God planted me here for a purpose. Pwede naman po yun, di ba? Pwede naman akong lumipat ng Jesus is Lord Church dahil doon ako nag-aral nung high school. Pero sobrang una, mahal ko ang Lord at mahal ko yung church kung saan ako itinanim ng Panginoon. And because of the foundation that my ancestors laid in my heart. Grabe po, especially my lolo na talagang hindi man pastor, napakalalim ng pananampalataya sa Panginoon. Another quotation from Bill Hybels. Sabi ni Bill Hybels, "The local church is the hope of the world and its future rests primarily in the hands of its leaders." Ang future po ng church na to, nakadepende sa Diyos at sa mga leaders na sumusunod sa tinig ng Diyos. So it's important for the leaders, hindi lang tayo maging faithful Christians, faithful Methodists, but fruitful believers, fruitful Methodists. Ibig sabihin, magbubunga tayo. Magbubunga yung ating pananampalataya. Kaya, naunawaan ko, bagamat last meeting po ng council, medyo may madamdaming mga sinabi po ang SPR chair natin, si Kuya Noel Panganiban. Pero that's a challenge. That's an eye-opener for us workers and for the leaders of the church. Sabi ko nga, may kurot sa puso yung binanggit ng Kuya Noel Panganiban. Pero that's the sad truth. We can do a lot more. As workers and as leaders ng church, we can do a lot more. And that's for us to find out ano pa ang pwede naming magawa bilang mga leaders ng church sa panahon ngayon na nandoon po tayo. So, praise God. We are all being challenged by our Lord as leaders of our church. Sige po, tuloy po tayo. Panghuli po, therefore, go with power. Power. Humayo kang may kapangyarihan. Sinabi ni Jesus, ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Kaya sinabi niya, turuan ninyong sumunod sa lahat ng inuutos ko ang mga tao
Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon ng sanglibutan. There is power in the presence of the Lord. At sinabi niya, aakit ako pero may iiwan ako na papalit sa akin. And you will be clothed with power from on high. Kayo'y magbibihisan ng kapangyarihan mula sa itaas. At ang tinutukoy dito ay ang banal na Espiritu. Siya ang magbibigay ng kapangyarihan sa atin for us to go. Sa sarili lang natin, hindi natin kaya, matatakot tayo, mahihiya tayo, ayaw natin. But with the power of the Holy Spirit, we could therefore go and make disciples of Jesus. Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. And when the disciples received that power, they had the courage to be bold enough. Sabi na po ng Acts 4 verse 13, when they saw the courage, the boldness of Peter and John, they marveled and they realized that they had been with Jesus. Hindi ba ito yung mga kasama ng Panginoon? Napuspos sila ng kapangyarihan. Sila'y humahayo at kahit binalaan sila, huwag na kayong magbabahagi, magsasalita tungkol kay Jesus na yan. Kung hindi, paparusahan muli namin kayo, kukulong namin kayo. Pero ang sabi nila, ano ba ang mas mainam? Ang sumunod sa tao o ang sumunod sa Diyos? They had the power because they received the Holy Spirit. Kaya tayo po, mga mananampalataya sa panahon ngayon, tama po ito. Ito po ay lagi ko nadidinig kay Ninong Bishop Seri, sa mga nauna pong mga leaders sa amin sa Bulpak, mga naging DSS po, they are always quoting D.S. Acer Mendoza, who died at age 55 or 56. Sobrang napakataas po ng kanilang pagtingin sa pastor na ito, sa DS po na ito, na si Acer, D.S. Acer Mendoza. And quoting D.S. Acer Mendoza, lagi ko po nadidinig sa mga naunang mga pastor po sa akin, nagkristyano ka rin lang, pagbutihin mo na. Sinasabi ro po ni D.S. Mendoza sa mga pastor, nagpastor ka na rin lang, lubusin mo na, pagbutihin mo na, totohanin mo na, itodo mo na. Mga magulat, mga kapatid, lahat tayo anak ng Diyos. Lahat tayo mananampalataya. Lubusin na po natin. Panindigan na po natin na tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay alagad that we will go with proof, with purpose, and with power. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon as we continue to face these challenging times ngayong panahon ng pandemya na ito. May we be clothed with power from on high that we may find the proof, the purpose, and the power behind our being disciples of Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, to God be all the glory. Amen, amen, and amen. Tayo po ay magpatuloy sa ating communion. Sa inyo po na nasa inyong mga tahanan, ihanda po natin ang ating mga puso at isipan at ang mga elemento na ito ng tinapay at ng katas ng ubas, simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Sabi ng 1 Corinthians 11:23-26, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon. At ibinibigay ko naman sa inyo, sabi ni Pablo, ang Panginoong Jesus noong gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Kanyang pinagpirapiraso ito. Ibinahagi sa kanyang mga alagad na sinasabi,
Kumuha at kumain kayo. Ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gayon din naman matapos magapunan, hinawakan niya ang sarong at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan sa aking dugo na nabubo para sa inyo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Mga magulang, mga kapatid, inyong tanggapin ang simbolo ng katawan at ang simbolo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Nararapat kang sundan, tularan ang pagsakripisyo mo at pag-aalay mo ng iyong buhay para sa aming kaligtasan. Salamat po, tinatawag niyo po kami bilang inyong mga alagad. Noon pa namin ito nadidinig, Panginoon. Inaakay mo kami, aming Ama, sa mas malalim pang paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa, sa aming pamayanan, Panginoon. For us to therefore go with proof, with purpose, and with power for the transformation of the world. We offer to you our lives. Use it for your glory. In Jesus' name, Amen. Praise God. Sa punto pong ito, tayo po ay kakaloob sa ating Panginoon. Inyo pong makikita ang ating BDO and BPI account. Atin pong ihandog ang ating mga handog para sa ating Panginoon. At sa inyo po who are joining us this afternoon, hindi lang po tayo sa Facebook Live o mapapanood, kundi maging sa YouTube channel po natin. Central United Methodist Church, Manila. At sa mga gusto po maging part ng ating Lamplighters Ministry, maraming salamat po sa ating Lamplighters Praise and Worship Team. If you want to be a part of this ministry, either as a vocalist or instrumentalist, do reach out to us para maging part po kayo ng ministeryo po na ito. Let's give our offerings and tithes to the Lord. Kuya Ryan. Alay sa'yo aming mga buhay, pagkat ikaw ang Diyos na tunay. Puso at lakas, aming lahat-lahat, naghahayag ikaw ay Diyos. Pagkay buti-buti mo aming Panginoon, Jesus, ikaw ay I'm not afraid.
Tayo po ay manalangin, o banal namin, mapagmahal, makapangyarihan Diyos, kami po ay naritong dumudulog sa inyong harapan. Pinagpapasalamat ang napakaraming biyaya at pagpapalang walang sawang iyong pinagkakaloob sa amin bawat araw, lalo na po, Panginoon, ang aming kaligtasan laban sa COVID-19, Panginoon. Thank you, Lord, maging sa answered prayer na kami ng mga manggagawa at staff ng ating Central Church ay nag-negative, Panginoon, sa aming swab test. Kaya naman po, nandito po kaming muli sa iyong tahanan, Lord God, sumasamba, nagpupuri, naghahandog, nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang linggong pagpapala, Panginoon, sa amin, Panginoon, sa lahat ng aming mga karanasan, Panginoon. Lord, nandito po, Panginoon, ang aming mga handog. Tanggapin niyo po, Panginoon, na aming buong pusong ipinagkakaloob sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nakababatid ng lahat naming mga pangangailangan as individuals, as a family, and as a church, Lord God. And as we give to you, Lord God, faithfully, we are going to experience, Lord God, your faithfulness, your goodness, your grace, your favor, your mercy in our lives, Panginoon. Nandito po ang kahilingan sa panalangin, Panginoon, ng Nanay Elena Peregrino Pariñas, Panginoon. Lord, this week po, Lord, pumano po ang Tatay Carlito, ang kanyang kabiyak. Kaya dalangin po namin ang kaaliwan na iyong ipagkaloob kay Ate Sheila, kay Christian, sa kanilang pamilya, sa kanilang buong sambahayan, aming Panginoon. And thank you, Lord, dalangin nga po namin na patuloy pong masugpo na, Panginoon, ang pandemyang ito, ang COVID-19, in Jesus' name. Lord, more than almost 5 million na po, Panginoon, ang pumanaw dahil sa karamdaman po na ito. At ilan po sa kanila, pwedeng kamag-anak, kaibigan, kakilala, ka-office mate, kaklase, churchmate po namin, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Lord, na lagi mong pagalingin ang mga nagkakasakit ng karamdaman po na ito, Panginoon, at lalo na po, aliwin niyo po, Panginoon, ang iyong spirito ang mga nauulila dahil sa pagpano ng mahal sa buhay, Panginoon. Salamat po, aming Diyos, lumalakad kami tungo, Panginoon, sa ikawalong taon, Lord God, ng ministeryo po na to ng God's Children Christian Fellowship. And for this year, we will experience victory in Jesus one after another, Lord God, because you are a victorious God, Savior, Lord, Redeemer, Panginoon ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, pagpapala po sa ating new ministries, pagpapala sa ating lamplighters, Lord God, pagpapala sa buong God's Children Christian Fellowship, sa ating gawain ng misyon sa Intramuros, Luneta, Cahilom, Rojas, Calao, mga kalapit na lugar, Panginoon, dito, Panginoon, sa kinatatayuan, Lord God, ng Central United Methodist Church. Salamat, Panginoon. Makita po yung aming konkreto, Panginoon, na pag-abot, Lord God, sa pangangailangan ng aming kapwa, Panginoon. Because you have given us this vision, a Christ-centered church that reaches out, Lord God. Help us to live out our vision, this vision na galing po sa inyo. Empower, equip, Lord God, our leaders, Panginoon, upang patuloy, Panginoon, na tanggapin namin ang challenge, Panginoon, na makita pa namin ang mga paglilingkod na pwede naming magawa, Panginoon, sa maraming tao. Salamat, Panginoon. Ang iyong pagpapala ay maranasan po namin sa panibagong linggo na amin lalakbayin as we go to the world sharing your word and the love of the Lord. This we all ask, this we all pray, as we also ask for forgiveness. Patawarin niyo po kami sa aming mga kamalian, pagkukulang at pagkakasala bilang mga alagad na kung minsan po ay sumusuway sa inyo, gumagawa ng aming sariling landas. Salamat po dahil lagi nyo kaming inaakay at binabalik sa iyo. Pinupuri ka namin, aming Ama, lahat ng karangalan ay aming maingat na binabalik sa inyo. We love you, Father Jesus, Daddy Holy Spirit. In Jesus' name, Amen.
And now let's lift our hands to the Lord. Mga magulang at mga kapatid, natapos ang ating pagsamba, magpapatuloy tayo ng pagsamba sa panibagong linggo. Sapagkat lahat ng ating iniisip, sinasabi at ginagawa ay pwedeng maging pagsamba natin para sa Diyos. Maparangalan natin siya sa lahat ng mga ito. At tumayo ka ngayon, tanggapin mo ang biyaya, pagpapala, pag-ibig, pagliligtas, presensya, karunungan, kapangyarihan, gabay, tanglaw, kaaliwan, pakikipisan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, tayong lahat ay pinagpala upang maging pagpapala sa karangalan ng Diyos, pagpapala sa ating kapwa, magbuhat ngayon at magpakailan-kailan paman, lahat ay magsasabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon. To God be the glory. See you next Sunday. You are the way, the truth, and